Kayo po kayong sasama para po malaman natin kung ilan po yung sasama para po dun sa sasakyan. So, kaya po, punta lang po kayo dun sa likod, magpalista na po kayo kung talagang sasama po kayo. Ang kampi po is 800, Pastor. 800 and tentative, hindi pa po alam yung price ng sasakyan. So, para po maaga po kayo makapagpalista para malaman po natin kung ilan po tayo maghahati-hati doon sa sasakyan. Okay po? And then, yung mga regular po nating mga activities, prayer meeting every Wednesday, 6:30 p.m. So, supportahan po natin ito. Napakaganda po ng ano na ito, yung mga nagiging resulta po ng ating panalangin. At ganun din po yung ating pong prayer vigil every last Sunday. Nananawagan po talaga kami kasi pakonti po ng pakonti yung uma-attend dun sa prayer vigil. So, kung makikita nyo po. Pero, mas ang ganda po nung mga nagiging resulta. So, sana po sa March ay makasama po namin kayo na magsama-sama po tayo dito. I think ang tapos po namin nung nakaraan is 10:30 lang po. Natapos na po kami. So, hindi naman po talagang midnight na natatapos yung prayer vigil. So, sana po makasama po namin kayo. Lalo na po yung adult men. Kokonti lang po yung adult men. Kasi ano po, ang nangyari po nung nagpapaanuhan yung young people at saka yung adult. Kada pasok doon nung aaten ng prayer vigil, oh, young people yan. Oh, adult men yan. Oh, adult yan. So sana po, mas marami po tayo na sa susunod na sa prayer vigil. And then, ano po, yung Saturday watch po, every 6 a.m., so, punta po tayo dito para po sa devotion, prayers, and then yung track saturation. So, ang schedule po ng track saturation on Saturday ay grupo po ni Tatay Ray ulit. Sa Saturday po, kayo na po yung ulit. Ang area nyo po ulit ay, ang area nyo po ay Lias. Hindi naman po kasi lahat na-saturate yung Lias. So, sa SBD lang naman po nag-saturate nung nakaraan na pumunta po tayo sa Lias. So, yung ibang parte naman po ng Lias, baka meron din po tayong makita na kagaya nung SBD compound na may potential para sa film showing. So, makakakuha po tayo. So, dito po tayo nakakakuha ng mga potential for film showing eh. Dito po sa mga track saturation na ginagawa po natin. So, si Tatay Ray po at ang kanyang grupo, ang grupo po ni Tatay Ray, kung kayo po, kung hindi nyo po alam yung grupo nyo, kung kayo po ay nakatira sa may Saog, Lias, kayo po ay grupo ni Tatay Ray. So, approach na lang po kay si Tatay Ray para po malaman niya yung willingness niyo po na po sumama po sa track saturation ng grupo ni Tatay Ray. Okay po? And then, yung pong mga junks, kung may mga junks po kayo, meron po kayong mga bote, dyaryo, plastic na hindi nyo na po ginagamit, i-coordinate nyo lang po kay Brother Edmond para po magamit natin yung fund sa DBBS. So, malapit na po yung DBBS natin. So, para po meron din pondo yung Children's Department para po sa gagawin nating DBBS. And then, dun po sa mga nagbabalak at merong pagnanais na magturo or mag-assist sa DBBS, please contact po si Ma'am Pia. Siya po kasi yung head ng Children's Department. So, palista lang po kayo doon para po sa pag-meeting ay makasama po kayo para po dun sa pagpo-program ng DBBS. So, approach nyo lang po si Sister Pia. And then, YPO Fellowship. Meron po tayong fellowship mamaya, mga young people. Ang leader po natin mamaya ay si Brother Gian. So, handang-handa na po si Brother Gian. 2 months niya pong pinaghandaan yung programa na ito. So, sana po mga young people, kung gaano po naghanda yung grupo na magpe-present, puntahan po natin para naman po may support po makita sila from the young people. Okay po? And then, wala po tayong birthday celebrant. Wala po tayong magdadaos ng kaarawan. At Arlene? To follow daw po, to follow daw po. Brother Ron, Tatay Rading, ngayon daw po ang birthday ni Tatay Rading. Okay po. Brother Jun Soriano,
So, hindi pa po kasi naibigay sa akin yung list nung birthday celebrators natin ngayon. So, mamaya po, to follow po yung inyong mga regalo. Pero kakantahan po namin kayo ng happy birthday song. Mamaya po. Okay po, and then... So, tumayo po tayo para kumanta po tayo ng happy birthday song. And then, i-welcome po natin ang bawat isa. Para naman po, ma-warm up po tayo. Kanta po tayo para po mas masaya. We're happy faces in a song. Our message is from God's word and Christ the po, yung ating pong additional announcement, feeding. Feeding po para sa mga bata. Ang naka-schedule po ay si Brother Vincent Katapang. And then, flowers po, si Nanay Emma Flores. Flowers po next Sunday, kayo po ang naka-schedule. And then, feeding po, Brother Vincent Katapang. Wala pong problema kay Brother Vincent. Siya naman po yung linggo-linggo nagpe-prepare ng pagkain ng bata. Eh. Okay po? So, gusto niyo po bang makarinig ng special number? Okay, tawagin po natin yung una nating special number kasi marami po tayong special number, may tatlo po tayong special number. So, tawagin po natin ang unang magbibigay ng tanging bilang para sa atin, si Tom Tom. Katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundo ngayon.
nagkulang. Kaya sa nilang buhay, ang aral ni Jesus ay natutunan. Ipinamuhay. Kaya sa akin pagtanda, ang aral ay dala-dala. Aminin ni Amag-ina sa puso. Okay po. Galing ni Tom Tom. So, buti pa yung bata. May guts na tumayong mag-isa rito. Okay? Amen. Okay po. Galing kumanta ng nanay. Okay po. May isa pa po tayong announcement. Kasi si Brother Aris po, nagbabalak po siyang mag-garage sale ng kanyang mga damit. So, dito po niya gagawin. So, ang inaano po namin, ang naano ko po, is kung sino po yung gusto pang magbenta ng mga gamit, kasi yung ibebenta niya po, mga mura lang po. Yung pong lahat ng kikitain ng pagbibilihan ng mga gamit na yon ay mapupunta po sa children's department. So, hindi lang po yung junks, kundi goods din po. So, kung sino po yung gustong mag-participate, na willing po kayong i-donate yung mga bagay, mga gamit nyo, and then i-auction po natin dito or i-sale po natin dito sa baba. And then lahat po nung proceeds nun, lahat po nung kikitain nun, idadalhin po natin sa Children's Department. So sana po makipag-coordinate po kayo kung gusto nyo pong mag-participate para ma-launch po natin yung araw na yon na parang garage sale dun sa baba. Okay po? So tawagin po natin yung susunod na bibigay ng tanging bilang, si Brother Joel at si Brother Radi. Amen. Bago po sila umakyat, acknowledge po natin yung Katoliko family dumating. Tayo. Amen. So welcome home, yung Katoliko family. Ito lang po ang Katoliko sa baptism natin. Next po neto, pinaghahanda na po yung Saturday Watch Group para sa inyong tanging bilang, para mabilis po tayo. Hello. Hello po. Magandang umaga po. Pasensya na. Wala masyadong practice. Dahil pa kami ng bata. Bata, kabisado kami. Hindi namin kabisado yung... Alay po namin to sa ating Panginoon at sa ating mga bisita na sana wag ma-open sa boses namin. Kaya pagpasensya nyo na po at magpapuri po. Ang pamagat po ng kakantay namin ay ito, Pangligaw.
Lapit na naman, lumubog ang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay. Pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. God be the glory. Amen. Okay po, ating po tinatawagan yung Saturday Watch Group and then followed by God's Heritage Choral po. Mandang umaga po, purihin ang Panginoon. At meron pong hinahanda palagi ang Saturday Watch each morning. Kinakanta po namin ito at napagkasunduan namin, ipapresent namin dito. At patuloy rin namin na encourage kayong lahat. Pag gusto mong sumigla para sa Panginoon, attend po kayo ng Saturday Watch. Of course, attend rin tayo ng prayer meeting and all our services. To God be the glory.
On the ice stand, where my
Amen. Malakas ang mic ko ngayon, ha. Purihin ang Panginoon. Kagabi, nagkaroon po tayo ng film showing doon po sa may lugar ng JMJ. No? At ang tumanggap po, actual po, count ay 59. Dama ba yan? Pero yung attendance po natin is more than 70. Ano po? Kaya purihin ang Panginoon, pero 59 po yun. Pero nung umaga, nakapag-win pa siguro ng, ewan ko, baka umabot pa ng 30 yun eh. No, yung umaga, yung track saturation soul winning. So mga kapatid, talaga pong nakaka-encourage na bagamat mainit, pero masaya po. Na masaya. At nung kagabi rin, marami pong mga members ang umaten, parang almost 40 yata tayo eh. Almost 40. Nang nagtataka lang ako, yung ating pong pagkain, yung snack ba, 200, ang bira lagi ubos eh. Ano ka na kaya ito? No? Mapa 200 siya, mapa less than 100, ubos pa rin eh. Kaya Panginoon eh, minumultiply eh. Na, amen? Yung iba, ang multiplication nila, dalawa kong kumuha. Anyway, mga kapatid, we enjoy it, no? At alam niyo naman, mga kapatid, natunay po talaga, no? Kung gusto niyo pong, kung nalulungkot po kayo, sabi kasi ng Bible, no? Yung soul winner's crown, crown of rejoicing po yun eh. Kaya pag malungkot po kayo, mag-soul winning lang po kayo, sasaya kayo eh. Amen? Kaya masaya po lahat kami kagabi. At marami pa po tayo i-covered na mga barangay. Marami pa po. Na? Kaya sayang lang yung school, yung mga eskwela, medyo natapos na po. Ang iba'y patapos na, hindi na tayo makakasingit dahil parang mga naka-final examination na po sila. Excuse me. Pero by next school year, papasukin po natin lahat po yung mga yan at atin pong ipalalabas yung burning hell. I believe, mga kapatid, by the grace of God, we can reach the goal na 30,000 souls para po ngayon 2016. Kaya 30,000 at 30, kasi 30 years na po tayo bilang church is coming December. Ano po? Kaya Pearl na po, mag-celebrate tayo ng Pearl. So, palalangin nyo lamang po, mga kapatid, at i-involve po natin lahat ang ating po mga sarili. Amen? Wala na pong panahon tayo po ngayon na parang hindi na magpagamit sa Panginoon. Ano po, lahat nagpapagamit na sa Panginoon eh. Na? O kung hindi ka manggamitin ng Panginoon, tiyak, may gagamit din sa iyo. Na? Kung hindi diablo, politician, ang gagamit sa iyo. Anyway, mga kapatid, na last time na atin pong pinag-aralan, na ito po ay yung tinatawag nga natin po na you got to be connected. Amen? Sabi ko ba, hindi ka pwede nag-iisa, mga kapatid. Na hindi pwede. Na, no man is an island. May kasabihan po tayo na ganun eh. Na, lagi po, sabi po ng Bible nga, two is better than one. Siyempre, three is better than two. Four is better than three. Di ba? The more, the betterer. Sabi nga. Amen? And anyway, mga kapatid, ngayon po, ang ating pong topic naman, no, kung last two weeks, ating pong pinag-aralan, how to, ano ito, yung you got to be connected. Ngayon po, ang topic po natin is how to be connected. Nakita na natin yung kahalagahan na kailangan konektado ka. Hindi ka pwede nag-iisa, mga kapatid. Ngayon, paano ka po ngayon na makakakonek sa ibang tao? Di ba, amen? Now, pag sinabi po natin, connected sa ibang tao, you are not only fellowshipping with other people because you needed something. Hindi po, mga kapatid. Actually po, ang service sa Panginoon, hindi po lagi receiving eh. Dapat po giving. Now, and that is what the Lord Jesus Christ said, no? As an example, no, siya po ay naririto. Hindi po siya naririto para tumanggap, kundi narito po siya para magbigay. No? At sabi nga ng Bible, He even gave His own life para po lamang sa atin. Amen? Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid, meron po tayong kaligtasan ngayon. Tutuwa ba kayo? Ligtas kayo? Eh, ba't nakasimangot yung iba sa inyo? Na, pambira, kung ligtas ka na nakasimangot ka, di lalo na siguro pag hindi ka ligtas. Na, mas matatangos yung nguso ng iba sa inyo kaysa ilong eh. Amen? Na tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid.
Romans chapter 15, verse number 5. Babasahin po natin sabay-sabay ito, mga kapatid. Romans 15. Yung ating mga regular visitor, welcome po kayo. At nakita niyo po, mga ilang konti na lang po, mga kapatid. Malalagyan na po ng tiles lahat po ito. Okay ba sa inyo na may tiles? So, bawal na po kumain dito sa loob ng auditorium. Kasi po, hindi sa, kasi pag may napatak na tubig, madulas po yan. Baka naman kayo'y mabuwal. Amen? No? So, pag yan, napaganda natin lahat, bawal na sapatos. Ating kayo lahat dito, nakapaa. Para hindi madumihan. No? Okay. Verse number 5, chapter 15. Sabay-sabay po natin basahin. One, two, ready? Read. Tayo po yung sumandali manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po. Salamat sa inyo po, Panginoon, patubay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pamilya Katoliko na karating. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy nga po na gumabay sa bawat isa sa amin, sa amin pong pag-aaral. Kausapin mo po kami, Panginoon. Kailangan po muli namin ang banal na Espiritu mo po sa amin pong pangunawa o pagbibigay ng linaw, Panginoon, sa aming mga isipan at puso, Panginoon, para maunawaan ang inyo pong salita. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyo pong lingkod na siya maghahatid ng inyo pong salita, Panginoon. Salamat po sa mga kaluluwang aming pong naakay sa inyo pong paanan. Salamat sa mga soul winners, Panginoon. Salamat sa pribileyo na kami nga po, Panginoon, ay patuloy na nakapaglingkod po sa inyo. Laging po namin, Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na mangusap po ngayon. Kung meron po sa aming kalagitnaan ngayon, ay tunay na wala pa pong katiyakan ng langit, iligtas mo po siya, Panginoon. Hindi po yung kanya lamang ina-assume na siya po ay papunta na sa langit. Kung hindi po, Panginoon, kanya po masiguro 100% na siya nga po, Panginoon, ay merong katiyakan ng langit. Kaya, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Ito po lahat ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Maupo na po tayo. How to connect with people. Yan po ang ating pong topic ngayon. Nakita natin ang kahalagahan para po tayo ay makonect sa bawat isa. Ngayon po, paano po yan? Actually po, mga kapatid, alam niyo po, one of the deepest needs to have, you have, na sa buhay, ay yung the need of to be understood. Tama po ba yan? Lahat po lagi ang daing natin, hindi nyo kasi ako naintindihan eh. Hindi nyo ako naintindihan eh. Di ba? Yan po yung deepest need po natin eh. Ng mga tao, mga kapatid, sa buhay na ito. Na? Yung the need, sabi nga na life, you have in life is the need to be understood. Na? Yun po, ang lagi po ay, kasi po, desperately po tayo, mga kapatid, na we desperately need to feel that somebody understand us. Tama po ba yan? Amen? Di ba lagi naman ang gusto natin eh, na yung merong makakaunawa sa atin. Ang problema, yung dapat uunawa sa atin, ganun din ang daing, gusto din siya maunawaan. Di ba? Kaya ang nangyayari, mga kapatid, imbis na ikaw na ang umuunawa, ikaw pa ay naghihintay na ikaw ay uunawain, wala na po tuloy na naiiwan, nauunawa, kundi lahat gusto maunawaan. Ganyan po. Kaya medyo desperate po tayo dyan. Ano po? Okay. Nasabi natin, parang yung feeling po natin, lagi po, na we always think na sana meron naman makaunawa sa akin. Eh, problema. Parang ganito po, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Tumayo po kayong lahat. Tumayo po kayong lahat. Sige po. Exercise lang. Yan. Si Aling Taleng, si Nanay Taleng, kahit tumayo na rin. Okay, tignan niyo po ha. Tumalikod po kayo, kamayan niyo lahat yung nasa likod niyo. Talikod po. Talikod. Talikod. O, may nakamayang kayo? O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala, kasi nakatalikod din eh. O, upo na kayo. Ganyan eh, di ba? Lahat gustong maunawaan. Kasi yung mga taong dapat uunawa, naghahanap din na uunawa sa kanya.
Na para sabi, tumalikod kayo lahat, kamayan nyo yung nasa likod nyo. Eh, wala kayo makakamayan, dahil nakatalikod din siya eh. Di ba? Amen? Oh. So, ibig sabihin, mga kapatid, ano? Pag atin lamang pong imumulat yung atin pong mga isipan sa tunay na problema, then we come to a reality that everybody really desperately in need of somebody that will understand her or him. Di ba? Kaya sabi nga ng ating talata, balikan natin yung ating talata. Sabi po dyan, ano, sa Romans chapter 15, verse 7, now the God of patience. Natutuwa ba kayo yung Diyos natin ganon? Amen? Mahaba pasensya. Na, sabi nga, eh, paano po kung hindi ahaba ang pasensya niya, hindi na siya Diyos. Aba, hindi po laging ganon, napupuno rin ang Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya po doon sa Genesis chapter, ano ba ito? 6 verse 5 yata, hindi ko na matandaan, no? Sa Genesis, ng kapanahonan po nila Noah, sabi niya gano'n, no? My spirit shall not always strive with men. Sabi niya, merong mga deadlines din ang ating Panginoon. Amen? So sabi niya, no? Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded. Now tingnan niyo po, to be like-minded. Now, tingnan niyo po, ibig sabihin, magkaparehas. Na ano raw, kaparehas ng ano, isip. Ano po? One toward another according to Christ Jesus. Na tingnan niyo po. Pag sinabi po ganun, like-minded, not our own mind, but according to the mind of the Lord Jesus Christ. Nakuha niyo po mga kapatid? So, ibig sabihin, lahat tayo po, meron, opo, totoo yan, meron po tayong isip. Meron tayong mga pag-iisip, meron tayong mga iniisip, meron tayong iniisip, mga kapatid, na gusto nating mangyari sa ating buhay. Pero ang tanong, lahat ba nung iniisip po natin is the same mind na naki Christ? Amen? Na yung isipan ni brother dito, hindi ko pwedeng bastang gawing katulad din ng isipan ko, bagamat pwede rin siguro. Pero the best mind, mga kapatid, na kailangan po ating gayahin is the mind of the Lord Jesus Christ. Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, tignan niyo po, we really need the Lord Jesus Christ sa ating buhay. Wala pong question po dyan eh. Na hindi po pinag-iusapan yan kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay nangangailangan. Na, ang iba nga, pag nakaangat na sa buhay, parang hindi na nila kailangan ng Diyos. Pero mga kapatid, huwag ka, darating din ang araw na mangangailangan din yang mga yan. Amen? And that is what the Bible is saying po rito sa atin. Na? Kaya, we all need people who connect with us. Na, yun po ang kailangan natin. If you don't ever have anybody in your life that you feel connected to, ano po? Ano ang magyayari? Meron pong laging mga negative effects. Amen? Parang sa buhay na ito, parang mahirap po, mag-iisa ka lang lagi. Kasi pag lagi ka nag-iisa, ah, pag meron ka nakita nagkakumpulan ng mga tao, iisipin mo ka agad ikaw pinag-uusapan. Tao po. Di ba? Amen? And there are times, mga kapatid, na karaniwan po, lagi mo mamimisinterpret yung mga tao because hindi mo po nadarama o nasasakyan yung pulso nila. Ibig sabihin, ano? Yung the way they act, the way they talk, because para bagang, dahil nag-iisa ka, merong mga time na you want other people to be like you, exactly like you. Hindi po, obre. Sabi nga ng mga scientists, hindi ba? No living things live alike. Amen? Kahit nga po mga kapatid, pag nanganak yung aso ng ani, magkakaiba pa rin yung mga aso po eh. Hindi ba? Amen? Bakit ka nakakapagtaka minsan? Di ba? Yung asong itim, may anak na puti. Diba? Hindi po natin alam yan. Pero hindi po maaari, mga kapatid, na maging sakto ang tao na katulad mo. You need to be connected with somebody. Amen? Okay. Kaya, ang ating pag-aaralan kayo is how to connect. Paano natin gagawin yun eh? Diba? Ang iba siguro ay alam na kung paano ang kanyang gagawin. Paano naman yung iba na hindi niya alam kung paano gagawin po yan. Now, how to connect with them? Na? On the deepest level. Ano po yan?
a heart-to-heart, soul-to-soul, at fellowship level. Yun po eh. Na? Dapat po yun ating goal para po makakonekta talaga tayo sa mga kapwa natin. Di ba? Amen? Sabi diyan, meron po yung heart-to-heart. Na? Ano pa? Soul-to-soul. Hindi lamang sa puso, hindi pati kaluluwa. At doon, makikita mo na na naroroon ka na sa tinatawag nga po na fellowship level. And that is yung kailangan ng marami pong tao ngayon. Kaya tingnan niyo po, pag unsaved, hindi niya alam kung anong gagawin, saan po siya nakakakuha ng fellowship level? No, sa kamunduhan. Mga barkada sa kasino. Ayun. Di ba? Sabi nga, hindi, ano lang to, katuwaan lang, pastime lang. No, yung nanay at lola ko, mga kapatid, nagkahirap-hirap sa kakapastime nila ng madyong. Meron niyo po? Marunong ba kayo magmadyong? Yung all up, siete pares? No, ibang ko, mga term lang na naririnig ko yan eh. Di ba? Amen? Oh. So, ayun ang ano nila eh. Kala nila yun, mga kapatid eh. Pero hindi yun yung mind ng ating Panginoon eh. Di ba? Amen? And some people, sabi ka, babarkada ako. Yung mga iba, magkikipag-girlfriend o boyfriend. Akala nila, yun yung tamang fellowship level. Pero ano ang nangyari, mga kapatid? Eh, yung kanila pong naging karelasyon, eh, mapagsamantala pala. Ayun, ang nangyari. Amen? Amen? Parang, di ba, nung elementary, salutatorian high school, ano, valedictorian, nung college, cesarean. Amen? Amen? Eh, mag-iingat, mga kapatid. Na? Ngayon, heart to heart. Na? Hindi lamang, soul to soul. Eh, dito po, mga kapatid, pag sinabi kasi natin heart to heart, ito po, it involves emotion. Pag sinabi na pong soul to soul, aba, spiritual na po ito. Di ba? Amen? Na? Na talaga, mga kapatid, dapat po, bilang isang magkakapatid sa pananampalataya, dito po, sa Bible Baptist Church ng Marilao, we enjoy fellowshipping with each other. Sabi ng mga Saturday was, Pastor, sasama ka doon sa kanta. Sabi ko, sige, sama lang naman pala eh. Hindi naman nila sinabi kumanta ko, sama lang eh, di sama. Amen? Amen? Sabi ni Brother Rene, sabi si Brother Rene? Sabi ni Brother Rene, pagkasama raw nila ako nagtatag saturation, lumalakas daw yung loob nila eh. Ayun, parang nahiya ako, hindi sila samahan. Amen? So, lando doon po ako, mga kapatid. Na? But anyway, yun na po eh. Kaya, dito po, yan ang ating dapat inaabot eh. Na, upang magkaroon po tayo na mas lalong malalim na benepisyo sa ating po pag-aaral na ito, then, na dapat natin gawin na simulan ang lesson po natin ngayon na ano, na ito po ay meron po tayong 6 keys. O, ayan. Na bali 6 na susi para tayo makapamuhay in connection. Naalala niyo po sa ginagamit ang susi. Ah, pagtutuli. Iba kasi ganun, di ba? Huwag kayo man tutuli ng susi niyo, mamaya eh biglang umilaw yung mata niyo. Na switch on. Anyway, 6 na susi. Number 1 po, mga kapatid, ito. Number 1. Be courageous and take the initiative. Na? Ano po yan? Be courageous and take the initiative. Na yung unang step po ay kailangan nating gawin na nais nating mamuhay na mayroong connection sa iba. Sabi nga, you've got to be willing to take the first step. Alam niyo po, ang problema kasi ng marami pong mga relasyon, kaya hindi po nagkakaayos-ayos, wala pong gustong humakbang ng une. Wala pong gustong lumapit ng una. Tama po ba, mga kapatid? Naghihintayan eh. Na? Mahirap po pag naghihintayan kayo, hindi po kayo pareho makakarating sa inyo pupuntahan. Tama? Ano po? Kaya, ang ibig ko po sabihin, na sa unang point na ito ay hindi kailangan nahintayin ang ibang tao na magsimula ng connection. Sa halip, mga kapatid, na kung nakikita mo na ito, ang pagkukulang ay kailangan gawin. Then, ano po ang dapat natin gawin nga? Na maging matapang at maging matatag at mag-take tayo po ng initiative upang magkaroon ng connection. Ayun po eh.
Di ba? Kaya isa po sa nakikita natin dito na problema, kadalasan, ano po? No? Yung disconnection lagi. Na? Okay. Pag disconnection, eh wala pong magkakadugtong-dugtong kasi nga disconnected tayo. Na kaya yung kapwa natin, yan ang dahilan din po, kaya hindi po magkaayos-ayos. Bakit po? Kasi nga lahat ayaw po humakbang ng una. Eh dito po, take initiative. Na? Para po mangyari yung connection na yan. Alam niyo po, kailangan meron pong willingness na makakonect ka sa kapwa mo eh. Tama po ba? Pero kung willing ka lagi nag-iisa lang, eh wala po makukonect. Kahit yung mga taong gustong makikonect na sa iyo, nalalayo, natataboy. Bakit ka? Eh ikaw mismo ayaw mo eh. Tama po ba yan? Oh, parang erin pa yung mga iba eh, ang lagi sinasabi, ayaw mo, di wag mo. Kung ayaw mo, di ayaw ko rin. Eh tama kaya yun? Kung ayaw mo, ayaw ko rin. Siyempre, mga kapatid, kung ayaw mo, gusto natin. Ang problema nga lang, mga kapatid, na minsan parang napakahirap na maipilit mo yung sarili mo kung ayaw talaga. Tama? Pero at least, mga kapatid, you are taking the initiative. So it is up to them now, no, kung ayaw nila makikonect sa'yo, at least, mga kapatid, you did or you are doing the first step. Di ba? Amen? Para baka ang pressure, mga kapatid, na ipapasa mo na sa kanya. Wala na sa iyo. Di ba? Okay. So, yun po, mga kapatid. At isa po sa dahilan kung bakit tayo ay ano, nag-aatubili na mag-take ng initiative, ay ang dahilan po niyan ay yung takot eh. Na natatakot tayo maging na sabi takot. Now, meron po tayo ilan dito na gusto pag-aralan tungkol sa takot. Okay. Fear does three terrible things in relationship. Yung takot. Na una, mga kapatid, it makes us defensive. Tingnan niyo po. Pag magkakaroon ka, sabi na mga kapatid, tingnan niyo. Para magsabi, ba't hindi ka makipag-ayos? Ang nangyayari po, nagiging defensive tayo eh. Natabihin, ba't ako? Eh sila naman yun. Amen? Amen? Ba't ako lalapit? Eh sila naman ang lumayo. Ganun po eh. Na? Wala naman ako maling ginawa eh. Amen? Pero actually po, natatakot ka talaga no, na ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Tama? And what you are doing now, instead of connecting yourselves do sa mga tao na nasa paligid mo, you are disconnecting yourself. You are isolating yourself, mga kapatid. Gusto mo mag-isa ka lang na parang sinasabi mo, mas komportable akong nag-iisa, mga kapatid. Oo, komportable ka nag-iisa for now, pero hindi po forever yan. Isang araw, ano ba yun? Umalis Ternel eh, dumalaw kay Nathan. Thursday yata, nananghalian ako mag-isa sa bahay. Paglunok ko nung kanin, para sakit, para bumaba. Eh, nag-iisa ako. Sabi ko, pambira, machuchok yata ako ah. Hindi ko naman mainuman, baka lalong bumara. Parang pakiramdam ko, bumara eh. Lundag ako ng lundag para bumaba, binabayo ko. Maya-maya, iniisip ko na, sabi ko, sino kaya yung kapitbahay ko makakatok dito? Sabi ko, baka pag nakakatok o tatawagan kaya, baka naman pagdating dito, eh talagang wala na, tirik na mata ko. Sabi kami, mga kapatid, na merong mga time na akala mo kaya mo mag-isa, pero hindi pala. Na? Talagang malalagay ka sa isang kalagayan na kailangan mo ang mga taong nasa paligid mo. Amen? Na? Pero ang nangyayari, mga kapatid, bakit hindi mo magaya? Because of fear. Natatakot ka, mga kapatid. At yung takot na yan, ang siyang lalong naghihiwalay sa iyo. At ano ang ginagawa nga nitong fear para sa isang relationship, mga kapatid? No? It makes us defensive. No? We are afraid to reveal ourselves. Parang ganyan eh. No? Ayaw nating para baga ipakilala kung sino talaga tayo. We defend ourselves when people point out yung ating pong mga weaknesses. Ano nangyayari? We retaliate at
pinagtatanggol natin yung ating sarili. Tama ba? Mali? Amen? Ha? Tama po ito eh. Bakit? Eh, nararanasan kayo ito eh. Na? Ibig sabihin, mga kapatid, if we will just open our heart and mind, we are all guilty po sa ganito. I am guilty, mga kapatid, na I defend, na nagiging very defensive po ako eh. Ano pa po, magiging kasunod niyan? Okay, hindi lamang po, it makes us defensive. Our fears keep us distance. Ano po? Na we don't let people get close to us. Na ayaw mo nangyayari sa iyo, ayaw mo may lalapit na tao sa iyo. Pag may lumapit sa iyo, lilipat ka ng lugar. Amen? Na we want to withdraw, to pull back, mga kapatid. We want to hide our emotions. We don't want to open, not to be open and honest. We become defensive. At ang nangyayari, pag defensive ka na po, mga kapatid, lalayo ka sa karamihan. Tao po. Amen? Maiinis ka. Ayaw mong tumabi kung kanino man. Na, pag hindi mo gusto yung katabi mo, ayun, na nakasimangot ka na. Tao po. Ano pa? Pangatlo. Kung anong ginagawa ng takot sa atin. Our fears make us demanding. Bakit po? Kaya, alam niyo po ba, whenever we are insecure, the more insecure we are, the more we try to control things. Amen? The more na ikaw po insecure, ah, mas lalo mong gustong kontrolin ang maraming bagay eh. No? So we try to have the last word in a relationship. We try to dominate. We try to control. It's always para baga a symptom of fear and insecurity. Ganun pala yun. Ito po yung pag-aaral ng marami po mga nag-aaral. Ano ba ang tawag diyan? Mga psychologists? Na, the more insecure ang isang tao, the more you want to control everybody around you. Amen? Na? So, ano nangyayari po sa iyo ngayon? Dahil sa takot mo, you become very demanding. Kung ano po ang lagi mong gusto, ito, 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 ito. Bakit po? Kasi nga, nagiging insecure ka. Na? Pag ikaw insecure na, na mga mangyayari sa iyo, lumalayo ka sa tao. Pangalawa, na, nagiging very defensive ka na. Then how can you connect to other people? Kaya ano dapat natin gawin? No? Well, sabi nga, sa Bible, tignan niyo po, 2 Timothy chapter 2, verse 1, verse 7. Sabi, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. So, mga kapatid, na dapat po yung takot, wala eh. Na, tignan niyo po, paano natin maalis ang takot? Pag meron po doon, power. Pag meron po doon, love. Pag meron po doon, sound mind. Pag itong tatlo na ito, nasa atin, mga kapatid, hindi po makakatagal at aalis ang aalis ang spirit of fear. Amen? Malinaw po, na? Malinaw po na ipinapakita ng Panginoon sa kanyang salita na hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng kaduwagan ng ating Panginoon eh. Di ba? Sabi ko ba, hindi ba dapat tayo maging duwag, harapin kung sino talaga tayo? Amen? Oh. Bali po, more than 30, ilan ba ako? 35 years na yata sa ministry. Na ang natutunan ko po sa ministry, mga kapatid, not everybody will like you.
Siguro kahit naman kayo, natutunan nyo na rin yan eh. Hindi lahat ng tao gusto kayo. Pero hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng tao hindi kayo gusto, hindi nyo na rin dapat gusto. If you have the right mind, the mind of the Lord Jesus Christ. Ha? Kaya ginagawa ko na lang, if ever accidentally makakasalubong ko ngayon yung mga yan, na, I shake their hand. Kung ayaw nila, then mag-smile lang ako at least. At least I tried. Amen? Na, so far naman mga kapatid, hindi naman ako napapahiya. Sabihin, pag kinamaya mo, iaabot naman nila yung kanilang kamay. Amen? So hindi na lang natin ano yung motive behind. Pero mga kapatid, para ka na, tingnan nyo ha. Yung mga tao, sabi ko nga kila brother dito kagabi, sabi ko na pupunta ko, may observation ako sa mga tao. Pag halimbawa meron kang, nakaupo ka lang, pinanonood mo yung mga taong dumadaan. Subukan mong titigan yung isang tao habang siya haharap sa dumadaan sa iyo, na pag sumulyap sa iyo yan, na parang napahiya, kukuha ng cellphone, kunyari nagtitext. Ewan ko kung bakit ganun. Baka nachichempo lang. Di ba? Pero ang punto rito, mga kapatid, pag ikaw nag-smile sa tao, mag-smile back din sila. Di ba, Sister Cherry? Sister Cherry, pag in-smilean mo yan, ngingitian ka rin yan. Ah, tignan mo. Oh, tamo. Sabi sa iyo eh. Amen? Na, subukan nyo lang po, mga kapatid. Na, meron siguro mailan-ilan, hindi gagante ng ngiti. Pero okay lang, at least nakangiti ka. Di ba, amen? Oh. Maaari ang iba sa iyo, gagante ngiting aso. At least, ngiting totoo yun sa'yo. Hindi po ba? So yun po sinasabi ng ating Panginoon. Malinaw po sa Bible yan. Kaya alam po ninyo na kung ang bawat isa lamang po na magkaroon sa atin ng initiative, then marami po siguro na mga relationship ang lagi pong magpapatuloy. Whether yan po ay isang friendship or marriage relationship o yung ating pong magkakapatiran relationship, na magiging maayos lahat eh. Na, ano lang ang kailangan? Bawat, dapat lang mga kapatid, na magkaroon tayo ng courage, alisin po natin yung takot, na, at magkaroon tayo ng initiative mga kapatid, na we need to try everything para po maayos. Ngayon, kung ayaw pa rin nila, then it's up to them. O kung ayaw mo pa rin, then it's up to you. Amen? Amen? Mahirap po pag meron kang taong iniiwasan, baka maubusan ka ng kalsada. Amen? Pag marami kang iniiwasan, baka mawalan ka na ng daanan. Tao po. Pangalawa. Pangalawa po. Be considerate of their needs. Be considerate of their needs. No? Ang ibig po natin sabihin dito po, na dito sa point na ito, if you want to connect with other people, then you got to start with their needs, not your own need. Nakuha niyo po? No? Yung kailangan nila dapat, hindi yung sarili mong kailangan. Kasi nga gusto mo nga kumunik eh. Paano ka kukunik sa mga tao kung lagi ang gusto mo, yung sa'yo, ang mapunuan? Hindi. Magpuno ka muna ng pangangailangan ng ibang tao. Di ba? Yun po ang sinasabi po rito mga kapatid sa atin. Ano po? Kaya sa madaling sabi na huwag pong sarili natin na kapakanan ang unang isipin natin, sa halip ay isipin muna natin ang kapakanan ng iba. Start with their hurts and not your own. Naumpisahan natin yung sakit na kanilang naranasan, hindi po yung sakit na iyong naranasan. Amen? You start, mga kapatid, we need to start with what they want, not what we want. Nakita niyo po? Yeah, ito po isang Chinese Proverbs. Sabi dito sa Chinese Proverbs, seek
to understand before seeking to be understood. Okay ba? Nagagaling din yung mga kinchik eh. Di ba? Amen? Eh, yung mga inchik, tignan niyo po, naisip pa nila yan. Di ba? Amen? Oh, eh, yan po ang kanilang pilaang, ano eh. Sabi sa akin, ng aming ninong doon sa, ano, sa may Tayog, Pangasinan. Ninong sa kasal. Sabi niya sa akin, anak, naanak, pastor, no, ako'y nagkahirap-hirap, alam mo ang tumulong sa akin, mga inchik, mga negosyanteng inchik, hindi ako nila iniwan hanggat hindi ako nakaangat, nakabangon muli. Inchik. Amen? Kaya sabi dito ng Chinese Proverbs ito, seek to understand before seeking to be understood. Di ba? Amen? Oh, sa atin po kasi minsan kabaligtaran eh. Kaya pag kabaligtaran, binaligtad natin, ito pong kasabihan ng mga inchik na ito mga kapatid, eh wala. Na hindi ka makakakonekta sa maraming tao sa iyong paligid. So start with their need, not our own need. Di ba? Amen? Na? At alam po ba niyo, na ito po ay isang madalas na dahilan kung bakit maraming tao ang hindi connected na sa iba't ibang tao. Kasi nga, na, lagi na lang natin sinabi, ako muna, ako muna, ako muna, ako muna. Huwag po, mga kapatid. Na? Yung sila muna at bahala na yung iba, mga kapatid, na makita naman yung ating sariling pangangailangan. Now, may verse ba tayo sa Bible? Tignan po natin yung verse sa Bible. Now, Philippians chapter 2, verse number 4. Philippians 2:4. Sabi diyan, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Hindi ba yan ngayon? Tingnan mo muna yung pangangailangan ng iba. Hindi yung pangangailangan mo. Amen? Yeah, kung gusto mo po makakonekta sa maraming tao po, ayan, naintindihin ang iyo, huwag mong intindihin muna ang iyong pangangailangan sa halip, mga kapatid, ang pangangailangan na iba. Ito po ang ibig sabihin na madalas na dahilan kung bakit maraming mga tao na maging sa loob ng church o sa gawain ng ating Panginoon ay nagkakaroon po ng personal na disconnection, hindi tayo makakonek-konek kasi po what we always think is yung ating sarili. Amen? Colossians chapter 3, verse number 13. Colossians 3:13. Forbearing one another, forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Sabihin, mga kapatid, tignan nyo. Kung ano man yung sinabi po rito, kung ano yung ginawa ni Kristo na klase ng pagpapatawad sa atin, yun din po ang gawin natin. Tao po. Amen? So, ibig sabihin, pag ang isip ni Kristo, ang puso ni Kristo, ay tulad po ng ating isip o yun din ang ating nasa isipan ngayon, wala po tayong tao makakaaway. Amen? Palagay niyo si Kristo may kaaway. Now, meron sinasabi sa Bible, enemy of God. Di ba? Oh. Pero, si Satanas ba kaaway ng Diyos? Oo, kaaway niya. Na? Ang Diyos ba kaaway niya yung kanyang mga nilikha? Sabi nga, nilikha niya ang mga tao para puriin siya. Yung nga lang, yung mga tao na nilikha niya para puriin siya, hindi naman siya pinuri. Pero, mga kapatid, sa kabila po na ganun nga ang ginawa nila, pinadala niya pa rin ang kanyang bugtong na anak para po maipako sa krus, para magkaroon ng katubusan ng mga tao. Sabi ka ba, kung titignan po natin, yun po ang kaisipan ng ating Diyos eh.
na dapat yun din ang maging kaisipan. Iba po kasi yung meron kang kaaway at meron kang katampuhan. Pareho lang ba yun? Pag sinabi mo bang, yun, nagtatampo ako sa iyo, ibig sabihin, galit ako sa iyo. Awa niyo po, mga kapatid. Amen? Na? Pag sinabing galit, talaga mga kapatid, yung galit na parang galit ako sa taong ito, parang masaya ka na pag nadadapa lagi yan. Sana mabukulan niya, galit ako dyan eh. No? Sana mahulog sa hagdan niyan, galit ako dyan eh. Sabi kami, pag galit ka, parang meron po, mga kapatid tayo, na iniisip, na pangit ng mangyari, na mangyayari, doon sa ating kagalit. Eh, hindi naman po yun ang isip ng Panginoon eh. Di ba? Kaya yan po, mga kapatid, ano? Unahin natin yung kanilang kailangan, hindi po yung ating pong kailangan. No? Okay. Number three po, sabi niya, be constructive with your words. Be constructive with your words. No? Use your words to build up people. No? Alam ko po, mga kapatid, dahil po sa ating kahinaan, no? Minsan tayo ang nagiging dahilan para masira yung ibang tao. Pero dapat, mga kapatid, every time makita natin yung consequence po niyan, dapat po we learn. Kasi po, mga kapatid, we learn from our mistakes. Sa madalit, sabi po, ang itinuturo sa atin dito po, no, na every time na dapat tayo po ay magsasalita, aba, dapat po nakakapag palakas. Amen? Yun nga lang, meron mga pagkakataon nga na tayo po ay nangihina, imbis po yung salita natin, na nakakapagpalakas, nakakapanira tuloy tayo. Amen? Okay. Ephesians chapter 4, verse 29. Ephesians 4, 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Now listen, mga kapatid. Na, hindi natin sinasabi dito na we are not committing mistakes sa lahat ng ating pong nasasabi. Tao lang tayo, mga kapatid. Sabi nga, no? Para masukat mo yung tunay na breed ng isang tao, hintayin mo siyang magalit. Amen? Pag galit ka ba, puro praise the Lord ba sinasabi mo? O para kasi Duterte? No? Nagiging Duterte mouth ka pag galit. Amen? Amen? Oh. So, ibig sabihin, mga kapatid, opo, alam natin po, na there are times na kakalibot po tayo dahil sa galit. Pero hindi po excuse yun, mga kapatid eh. That is not an excuse because meron po tayong Panginoon na kayang kontrolin na yung ating pong dila na magsalita na dapat po lamang nakaka-edify o nakakapagpalakas sa kapwa natin. Di ba? Kaya kung meron tayong nasabi na mali, mga kapatid, ano ba naman nasabi natin? Sorry ha, nabigla ako. Amen? Na? So yun po ang sinasabi po rito sa atin, mga kapatid. Na? At isang nais na naipaunawa sa atin dito na ang ating pananalita ay kakayanin itong sumira kahit na sino. Sabihin, mga kapatid, ang salita natin para pong maso yan kahit po gano'ng katigas na bato, kaya niyang durugin. Amen? No? Yun po sa salita lamang eh. Kaya nga ang dapat po natin lagi pong iisipin, mga kapatid. No? Ingatan natin yung ating mga sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya lamang ng Panginoon. No? Alam niyo po, yung salita natin, mga kapatid, pwede po yan magpalakas eh. Pwede rin magpahina. Pwede po yan magbigay ng mga blessing. Pwede rin po yan
magbigay ng sumpa. Di ba? Kaya sinabi po ni King David, Lord, Panginoon, bantayan mo po ang aking bibig. Ha? Kaya pinababantayan. Bakit? Eh, natingnan niyo po yung biblical ano natin. Ano? Yung, naalala niyo po, di ba sa Genesis, may account po dyan na nagkasama-sama yung mga tao sa pangunguna ni Nimrod. Na ang sabi nila, gumawa tayo ng tore na aabot sa langit. Amen? Nakilala po yan, Tower of Babel. Sa ibig sabihin, mga kabatid, tingnan niyo po, no? Nag-usap-usap po sila na naging makapangyarihan yung kanilang pag-usap at sabi nga, gagawa tayo ng tore na aabot sa langit. Bakit po gusto nila gumawa ng tore na aabot sa langit? Na ang kadahilanan, pag nakagawa nga sila ng tore aabot sa langit, di na nila kailangan ng Diyos para magpunta sa langit. Amen? So ano ang ginawa ng ating Panginoon? Giniba yung tore? Hindi. Ang sabi mga kabatid ng Bible, no? Bumaba ang Panginoon at ano po, no? Kanyang kinonfuse yung bawat isa sa kanilang salita. Ibig sabihin mga kabatid, ano? Nagkaroon na ng confusion, hindi na po sila makapag o nagkakaintindihan na dati-dati meron lang silang iisang lingwahe. Bakit po? Nakita ng Panginoon na ang salita ay makapangyarihan. Nakita ng Panginoon, kahit po yung salita na yan, ay pwede po, mga kapatid, pwede pati ang Panginoon yurakan. Amen? Na? Kaya lang dapat nating gawin nga. Na, aba, na kailangan po yung ating pananalita, maging constructive po tayo sa ating pong mga sinasabi. Amen? Oo, nakakasakit po tayo. Hindi naman natin sinasabing lahat ng sasabihin natin, puro po pagpapala eh. Sometimes we pick the wrong word. Sabi nga, na, right motive, wrong method. Yeah, amen? Tama yung motibo mo, mali nga lang yung salitang nasabi mo. So ano nangyari? Hindi pa rin nagkaroon ng magandang resulta. Amen? Panglima. How can I start... Hindi mo na panglima. How can I start using my mouth more carefully? Ayan. Na? Paano ba raw natin gagamitin yung ating bibig na medyo po may pag-iingat? Okay. Una po, stop excusing. Na? Stop excusing. Ano po ibig sabihin nito? Huwag po natin sabihin na kaya mo sinasabi yan, ang mga bagay na yan. Sabi mo nga, eh kasi na high blood lang ako. Kasi nga po eh, no? Ganito. Sabihin mga kapatid, ah, para bagang binibigyan, parang ano yung ginagawa mo, you are only justifying the words na sinabi mo na kung bakit mo nasabi yon. Pero ganun pa man mga kapatid eh, mali pa rin, di ba? So huwag na tayo mag-excuse. Sabihin na lang natin, sorry kung nasabi ko sa iyo yon. Amen? So para po, magiging careful na po tayo next time. Pangalawa, mga kapatid, di lamang stop excusing, talk less. Now, Brother Rolly, ano yan? Water therapy. Siyempre, the more you talk less, then the more damage. Di ba? Amen? Amen? Oh, mas marami kasi salita, mga kapatid, mas maraming pinsala eh. Oh. Kaya, ano ang dapat po? Una nga, huwag kang mag-excuse. Pangalawa, konti lang dapat ang salita. Pangatlo, listen more. Yung iba kasi, lahat gusto magsalita. Walang gustong makinig. Nakita na kayo nag-aargumento? Meron mag gusto marinig, makinig? Wala, sabay na nagsasalita. Na? So, ano nangyayari mga kapatid? Na? Ang nangyayari, may mga nasasabi tuloy salita na hindi dapat nasasabi.
Number four, start building. Start building, mga kapatid. Na ang pag-apat po na paraan dapat natin gawin kung nais nating maging maingat sa ating pagsasalita ay kailangan nating isipin kung ang sasabihin ba natin ay makakapag-unite o makakapag-divide. Amen? Minsan kasi mga kapatid, akala mo, ito dapat. Mga kapatid, bago mo sabihin, isipin mo muna ito ba ay magkakapag-isa, maayos ba? O ang mangyayari, magdi-divide-divide lang pag nasabi ko ito. Tao po. Amen? Na? Sabi mga kapatid, merong mga salita na makapanira, pero merong mga salita, mga kapatid, na you just need to keep it yourself kasi alam mo magkakaroon ng division. Tao po. Kaya start building. Na? Huwag po yung basta sugod ng sugod, mga kapatid. Na? Ilagay natin yung tapang natin sa tamang kalalagyan eh. Minsan kasi yung tapang sa mali na pupunte. Di ba? Kaya ano po? Dahil kung meron po tayong dapat na pagtutuunan ng pansin ay ang pagbubuo ng isang samahan. Amen? Di ba dapat yun naman po talaga? Hindi po yung parang mag-divide-divide. Hindi po eh. Ang pagtutuunan natin lagi, magkaisa, maayos, magsama-sama, maging maayos yung relasyon, magkaroon po tayo ng koneksyon sa bawat isa. Pang-apat. Be frank about the problems in the relationship. Be frank. Na? Sa Proverbs 24, verse number 26. Every man shall kiss his lips that giveth a right answer. Sabi mga kapatid, hindi po ito literal, ha? Baka manghalik kayo. Ay, sino ba yung nangahalik dyan? Saan na ba yun? Na? Hindi po yung manghalik ka. Ibig sabihin mga kapatid, ano? Natutuwa ka sa isang tao that magiging prank ka po doon sa talagang problema. Nasa isang relasyon. Minsan kasi mga kapatid, hindi po yung relasyon, yung problema sa relasyon, nagpapaikot-ikot pa. Hindi na lang tumbukin agad eh. Kanina po, dumating ako dito, 6:15, na late po ako ng 15 minutes. Nasa lubong ko na po yung L300, panundo na. Sabi ko, sipag ah. Sabi ko, sorry, nauna kayo sa akin ah. Tapos nag-aalmusal po ako doon sa baba. Nakikain ako kay ano. Dahil umalis ako doon, di pa ako sa bahay, di ba? Manakita ko yung mga teacher. Sabi ko, pambira, isang, ano ba yun, isang sultada lang pala sa inyo, andyan kayo lahat. Nakangiti lahat eh. Amen? Amen? Yun lang pala kailangan. Ibig sabihin, maging prangka po tayo doon sa problema. Na? Hindi yung, okay lang yan, hindi naman pala okay. Di ba? Amen? Na? Kaya dito po, tingnan po natin. Ano? Ay, dito sa verse neto, na kapag po yung genuine, healthy, malalim, meaningful relationship are built on honesty, not on flattery. Na pag pangit, sabihin mo pangit, huwag mo sabihin, oh, yung ganda mo naman dyan. No? Ang ayos naman yan. Eh, mali nga eh. Na para mga kapatid, nakita mo yung isa sa mga men natin, nakahusi barong tapos nagkurbata, sabi, oh, yung ganda. Meron mo nakahusi na barong, nakakurbata, tapos sinabi mo maganda. Amen? Eh, ba't hindi mo type niya yun eh? Ba't ko babasagin yung trip niya? Hindi, mga kapatid. No? Para sa kanya ako maganda, pero ano na maitsura niya sa iba?
Nano araw, kala ko, kwento-kwento lang yan. Nag-preach po ako doon sa Dait, sa Bicol. Church anniversary po, nung matandang Tanyerla, mga kapatid, si Pastor Tanyerla. Na yung isa sa mga greeters siya po, adult men na matanda na po, talaga pong nakabarong ng husi, may kurbata. Sabi ko, okay ito. Hindi ko na kinausap kasi yung pastor niya, hindi naman siya kinakausap eh. Eh, guest speaker lang ako doon. Di ba? So, very ano naman, mga kapatid, matipuno na nakaano, pag magandang umaga po sa bawat aatin. Sabi ko, patay. Ano kaya, meron ganun sa ating mga men? Okay, meron po tayong 3 rules for being prank in a relationship. Una, we need to compliment in public, correct in private. Tama po ba yan? Amen? Amen? Compliment in public, correct in private. Na? Kaya mag-ingat kayo sa mga social media. Minsan po sa social media, you correct na in public, pero wala na pong compliment. Tama? Amen? Na? Kaya kung medyo sisitahin mo, private. Na? Pag medyo magko-compliment ka, yun public. Tama po ba? Okay, ano pa? Pangalawa, correct them, na listen, tignan niyo po, correct them when they are up and not down. Na ang isang tao mag na-down, i-correct mo pa. Wala, hindi tatanggap yan. Amen? Hindi niya tatanggapin yan. Lalo pa yung magagalit. Lalo pang ma-insulto. Kaya kung gusto mo siyang sabihan ng tama, huwag yung down po siya, hintayin mo na masaya siya. Pag masaya, saka mo sabihin, tignan mo, lulungkot uli yan. Pero siyempre iba, di ba? Pag meron kang gusto sabihin sa isang tao, minsan nasasabi mo yan na naidadaan mo sa biro eh. Di ba? Okay. Pero ganun pa man, eh yun po ang kailangan talaga. Pangatlo, never offer correction until proven that you are open to it. Huwag kang sabihin mo, ito ang gagawin mo, tapos ikaw ayaw mo namang gawin. Amen? Na? Sabi ka Ben, kailangan po natin lahat po yan to be prank. Na maging prank po tayo sa bawat problema ng isang relasyon. Panglima, huling point na ito, be confidential with information. Amen? Sabi po dito sa Proverbs 11:13, a talebearer revealeth secrets, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. So, para po magkaroon, alam niyo po, tignan niyo ha, meron ako dito, pag sinabi nga na meron po yan sa subject na kaagad ng gossip eh. What is gossip? Ano po ba yung chismis? Ito, may definition po tayo dyan. Meron ba? Wala? Okay. Sabi po, what is gossip? Ito po, definition. Gossip is talking about a situation, ayan pala, with somebody who is not part of the solution or part of the problem. Nakuha niya? Pag ikaw, meron kang sinasabi sa isang tao na hindi naman siya bahagi ng solusyon, lalong hindi naman siya bahagi ng problema, chismis po yan. Nakuha niyo po? Amen? Oh. So, ibig sabihin, kung meron kang gustong sabihin, kailangan sasabihin mo doon sa tao na alam mong magiging solusyon at sa tao na bahagi ng problema. Paglabas po doon, mga kapatid, ang ginagawa mo, chismis na. Kaya maraming nakakaalam, mga kapatid,
na hindi naman dapat nila malaman dahil nga na-chismis muna. Alam natin yung kwento na sabing gano'n, ano? Sabi, nung isang lumapit yung isang lalaki sa isang rabbi o isang teacher. Sabi, rabbi, may problema po ako. Marami po ako na ikalat ng mga salita. Ano po ba ang aking gagawin? Eh, sabi, ito ang gagawin mo, ha? Umakyat ka sa isang mataas na bundok o isang burol na magdala ka po, magdala ka dyan ng maraming balahibo ng manok. At pag nandun ka na sa taas, saka mo pawalan yung iagis. At hayaan mong tangayin ang hangin. So, ginawa niya, bumalik, rabbi, nagawa ko na po. Ano po ang aking susunod na gagawin? Na, ngayon, bumaba ka doon sa burol, na, hanapin mo ngayon yung mga balahibo na yon. Sabi, imposible na po yun, rabbi. Na, ang iba dyan, naihip na ng hangin sa kalayuan. Hindi ko na alam kung saan napunta yan. Sabi, ganyan din yung chismis na ginawa mo. Kung saan-saan na umabot. Amen? No? Kaya mga kapatid, maging maingat po tayo. Kaya dito po, yan pong limang susi po na yan na kailangan po nating matutunan. Take the initiative. Ano yung pangalawa? Ha? Tignan nyo yung outline nyo. Be considerate of their need. Pangatlo, be constructive with your words. Pangapat, be frank about the problems in the relationship. At panglima, be confidential with information. Amen? Naunawaan ba natin? Kung hindi natin kayang gawin, hingin natin ang biyaya ng Panginoon. Kung tayo naman po nagkamali, ihingi natin ang tawad. Tayo pong lahat ay tumayo. Mapagpala namin Diyos, patuloy po kami lumalapit sa inyo pong luklukan ng trono, Panginoon. Sa mensahe na amin pong napag-aralan, tulungan mo po kami, Panginoon. Alam ko po na mahina po kami. Marami po rito, Panginoon, tunay. Alam namin na nangungusap sa amin po mga puso ngayon. Wala pong exempted sa amin, Panginoon, sa mensaheng ito. Maging ako na nangangaral, alam ko po, Panginoon, nangungusap ka po rin sa akin po. Kaya, Panginoon, ko naman po ang mensahe na inyong pong iminulat sa aming pong puso at isipan, naway, Panginoon, tanggapin po namin ito. Manalangin namin na tunay nga po na magamit namin sa aming buhay ito, Panginoon. At Lord, ma-enjoy po namin. Sabi nga ng inyong pong salita, it is how pleasant and good for brethren to dwell together in unity. Na magkaroon po kami ng pagkakaisa. Hindi lamang magkakakilala, Panginoon, kundi isa pong malaking pamilya, pamilya mo po, Panginoon. Yeah, Lord, alangin ko po, patuloy ka po mangusap sa bawat isa. Ito po ay aming hiniling, salamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Habang lahat na kayo ko nakapikit, hindi ko po alam, but if the Lord, Holy Spirit spoke to your heart, would you come to the altar right now? Dito po sa altar. Sige po. We need to be connected. And this is the way how the Lord teaches us how to be connected to other people. Sige po. Maybe there are times na mga may nasabi tayong hindi ayos. You come. Sige po. We need each other. Kailangan natin ang bawat isa. Maybe not now, but someday, or one of these days, kakailanganin mo.
ang tulong. Kaya liga rito. Meron tayong mga nasabing, alam natin, hindi po nagpalakas. Lapit natin sa Panginoon. Hingi natin ang tawad. You come. Mapagpala namin Diyos, salamat po muli. Sa araw nito na pinagkaloob mo po sa amin, salamat sa mensahe, Panginoon. Salamat. Magamat, opo, alam namin ang usap po sa bawat isa sa amin ito. Iba rito, Panginoon, na itunay nga po na gusto pa namin itanggi na aming nagagawa. Pero Panginoon, wala na po kaming magagawa pa po. Talagang masabi po namin para po sa amin ang mensaheng ito, Lord. So help us, Lord. Give us the grace na aming nga po, Panginoon, may apply ito sa aming buhay, sa aming isip, sa aming puso. Na kailangan makakonect po kami, Panginoon, sa bawat taong nasa paligid po namin. Lord, thank you for once again humbling us sa inyo pong harapan. Hindi po namin kayang magmalaki po sa inyo, Panginoon. Hindi namin kayang magmayabang sa inyo. Sapagkat, Panginoon, lahat ng nasa amin ngayon, lakas, material na bagay, kalusugan, alam namin sa inyo po lahat galing. Kaya Panginoon, sama-sama po kami nagpapakumbaba sa inyo po ngayon. At naririto nga Panginoon sa inyo pong harapan. Nanalangin. Nagamitin mo po Panginoon, inyo pong mga anak. Kung paano mo po gusto na gamitin kami. Ibaba mo po kami Panginoon kung kami po'y mataas pa rin. At kung kami naman ay nagpakumbaba na Panginoon, alam po namin na tutulungan mo po kami bumangon. At makabalik sa amin pong paglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo po na nasa altar ngayon. Minupuri ka po namin sama-sama lahat. Ito po lahat ay aming hiniling. Salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Balik tayo sa ating upuan habang yung mga namimigay po ng ating mga offering envelope, ano? Umiikot. Na nakita niyo po yung ating tiles, ano po? Sabi sa akin ng mga may nag-post daw ng ano, tiles. Sa, ewan ko siguro sa FB. May kausap akong pastor. Sabi ganun, Pastor Bus, ang lihim mo ha. Nagta-tiles na pala kayo. Sabi ko, bakit? Hindi naman namin nililihim yun ha. Na, pero natutuwa po sila mga kapatid. Amen? Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid, ano? Sa panalangin po natin, unti-unti. Ayan. Konti na lang na mga tiles po yan. Nagkatapos po niyan, yung mga hagdanan po, ating ipapatiles. Na? Pag tayo pinagpala ng Panginoon ng gusto, yung buong Villa Consuelo po, hindi natin patatiles. Ito na ating church.
Amen? Now, pagkatapos po niya, sa labas na tayo magpapaganda. Na at manalangin po tayo na either mabili natin po yun, ipagbili, o ito po. Para humaba pa po tayo. Parang ano eh, parang tingin ko lumiliit na tayo eh. No? O tumataba lang tayo lahat. So, para pag nagmarcha si Cherry, mahaba-haba. Diba? Mga tatlong kanta bago makarating sa altar. Amen? So, ka-birthday ko po si Cherry. Totoo po kay Cherry, nabibiro na ngayon. Dati hindi eh. Pag yan, biniro mo, naku po, hahaba na ang uso niyan. Manlilisik na mata niyan. Pero ngayon, hindi na po eh. Nakikipagbiruan na, di ba? Amen? Oh, tignan niyo po. Purihin ang Panginoon. Okay, Asher, salita po kayo. So, meron pa rin po tayo, mga kapatid, na after ng Holy Week, tama, after Holy Week na ba yun, yung ating film showing uli? After Holy Week na po, may film showing na. Tapos ngayon pong summer na ito, mga kapatid, kung kahit po every week, kahit hindi Saturday, total bakasyon, na magpi-film showing po tayo basta merong opening po. Na, tayo po lahat ay tumayo. Hello, hello. Hello, tayo po ay muling manalangin. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat sa kaunawaan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat sa mensahe sa aming mga Panginoon, sa pagkakonekta namin sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa limang step na kung paano po magkonekta sa bawat isa sa pinakamalalim na level, Panginoon. Aming Diyos, tunay nga po na maraming salamat sa iyong mensahero, Panginoon, na ginamit ngayong araw na ito. Aming Diyos, maraming pong salamat sa mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ay marapat lamang na kami ay magbalik ng kaloob sa iyo, Panginoon. Ama, dalangin ko po na ang bawat isa ay iyong pagkalooban ng bukas na puso upang maibigay namin ang aming nararapat na ipagkaloob, Panginoon, sa gawain ito, God. Tulungan mo po ang bawat isa, pagpalain mo po ang mga aming pagkaloob, Panginoon, at ikaw po ang siyang patuloy na magbasbas at magamit namin ito sa ikalalago po ng iyong mga salita at marami pong tao ang maligtas sa pamagitan po ng aming kaloob, Panginoon. Dalangin ko po na pagpalain po ang bawat isa na magkakaloob at gayon din po ang mga tao na hindi po mga pagkakaloob ay patuloy mo rin pong bigyan ng kasaganaan upang nang sa ganoon, Panginoon, kami po ay makaisa sa mga gawain katulad nito. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, tayo po'y tumayo para ipanalangin po yung ating pinagkaloob. Tayo po'y manalangin, dakilang amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga naihandog. Naway basbasan niyo po ito pang maging gamit sa inyong gawain at patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. At sa amin pong mga gagawin, sa mga nalalabi pa pong oras ng aming pananambahan, kayo po ang siyang manguna at gumabay. Sa mga teachers po ng Sunday School, kayo po ang mag-bless sa kanila, Panginoon, upang ang mga salita niyo po ang kanilang maituro, Panginoon, sa bawat lesson, Panginoon, at naway maintindihan po at maunawaan po ng bawat isa. Patuloy po namin itong inahandog at pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.
tayo po'y kumanta ng ating closing song. Very star, have purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost, though everything is lost. The price of doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last fall. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right, though it's never known. Do right since you love the Lord. Learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last fall. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right, though it's never known. Do right, since you love the Lord. Do right, do right, do right, do right. Amen. Tayo po'y mag-proceed na sa ating po mga klase.